Bible study, we learn from the Bible, no? Kay may uban ng mga simbahan, makapil ka, ang ilang ginawali, damgo. Damgo, ang ilang experience sa life. The Bible says that your faith should not stand in the wisdom of men. Not from the wisdom of men, but by the power of the word of God. That's why we see to it, atong ginasiguro ang atong tunan, halingid sa pulong sa Ginoo. So, if you have your Bible, please, in the book of Matthew, in the book of Matthew, chapter number 27, verse number 50. Matthew chapter number 27, verse number 50. Ang account ni my beloved brethren, this is the time when Christ was crucified. This is the account or story mahitungod sa crucifixion ni Jesus Christ and his death, burial, and resurrection. I'll be reading verse number 35. The Bible says, "And they crucified him and parted his garment, casting lots, and it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, they parted my garments among them, and my vestures did they cast lot." Verse number 50. This is the last nga saying ni Jesus Christ. Makita natin ang 7:63. And then verse number 50, this is what happened. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Let's pray. Father, we thank you, we praise you, Lord, for this wonderful time and opportunity that we can discuss once again ang imo Ginoo, Lord, pagkamatay, pagkalubong, o pagkabanhaw. Oh God, I pray you bless this church, you bless every one of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mga kaigsoon, there are certain things in life nga dapat nato hinumduman, and there are things in life nga dapat nato limtan. Tama. Ang problema nga nung complicated ang life, kay naay dapat nga kalimtan, sige nato hinumduman. O ang dapat hinumduman, maoy dili mahinumduman, mga kaigsoonan. No? Ang mga butang dapat hinumduman, maoy kakalimtan. O ang butang nga dapat kalimtan, maoy kakadumduman. Mao na nga usahay miserable ang ginabuhi. So, there must be proper nga segregation sa atong ginahuna-huna. Proper nga panghuna-huna. Unsa na, Pastor? Balikon ko. There are things in life nga dapat kalimtan. Kagnay mga butang nga dapat hinumduman. You know what? One of the ingredients, my beloved brethren, sa nindot nga relationship, when we learn mga kaigsunan sa paghinumdum sa mga maayo and pagkalimot sa mga di maayo. Pero nga nung complicated ang relationship. Kaya sa relationship, ang ginahinumduman, itong mga sala, no? Itong one time nga may natabo nga wala niya kagisipot, giinjan niya ka. Kadamul-damul pa naman sa mga lipstick, kag mga makeup mo, pagkatapos wala siya nagsipot. So every time nga magkita ka mo, amo nang madumduman mo. Wala mo man lang nahinumduman nga may mga butang man nga ikaw man, giinjan mo siya, no? So makita na to, balikon ko. If you really want to be happy in this life, there are things in life nga dapat hinumduman, na po yung mga butang nga dapat kalimtan. Now, sa account nga gibasa nato, these are the things nga dapat nato dili kalimtan. Hindi nato kalimtan. Dili na nato kalimtan, my beloved brethren. Unsay rason that human as we are, there are things nga nung malimtan man nato, mga butang nga importante sa life. It is because probably some of them, mga kaigsunan, ang imo mind is preoccupied sa uban nga butang. Pag preoccupied ang imo huna-huna sa iban nga butang, mo na nga malimtan ni mo ang mga butang nga gusto ni mo limtan. Mao kay nga usahay, nagipangutan na sa ako, Pastor, paano ko makamove on sa ining relationship? We're over. Siya nakauyab, nakatatlo ako, wala pa ako kamove on. Usa akong buhaton, Pastor. Of course, dili mo malimtan, kaya ang usulod sang utok mo, tanan, siya. Siyempre, sino naman makalimot, nga upod ka mo nagpabukid nga duha. Pagkatapos ka nakita mo kabukid, siya ang madumduman mo. Nagkaon ka mo dira nga restaurant, makaagi ka, bisan di ka makasunod, pero kadumdum ka nga, dira niya kagihungitan. Paano mo na madumduman? Paano mo na nga kalimtan? Makita mo ang motor, sniper, ang muginigina ang kasan mo sa ito. No? You see, my beloved brethren, it is hard ang life. Lisod tayo, it is because wala ta nakat-on sa pagkalimot sa butang nga dapat limtan o nalimot kita, mga kaigsoan, sa paghinumdum sa mga butang nga dapat nato dumduman. So, human as we are, dali kita malimot and wala na to. It is number one because probably hindi ta madumduman tungkol kay hindi importante. Pag ang isa katao hindi importante, hindi kita madumduman. Amo na nga magpulik ka na lang, wala ka nakadala sang sudaan, kay siguro para sa imo, hindi importante itong nabilin, no?
Nagtulog ka na lang, wala ka ka-text, I love you, kasi siguro hindi importante, no? Or pero preoccupied ang una-una mo sa iban nga butang. Pagkatapos on sa pagyud ni, probably tungod ka hindi ta makarelate, amo na nga hindi naton madumduman. Or hindi naton priority, that's why hindi nato madumduman. It is sad to say that there are, sa nahambal ko na, naman ko itong mga bata ko sa ito, Dad, sino na si Tandang Sura? Dad, sino na si Kwan? Si, sino itong napamangkot yung mga heroes? Oo. Mga si Andres Bonifacio, sino na Dad? Oo. Siyempre, hindi ko man kasabat, yan nalipat man ko. Di ba nahambal ko sa ito sa inyo, may ara nga isa ka classroom na aki kang maestra, kayo namangkot siya. Sino siyo si Rizal? Wala agad sa may nakasabat. Nang akig ng maestra, may estudyante na tindog sa niya, ma'am, kadali lang. Basi, na, ara na sa sapiak ng seksyon. Inga, nalipatan ang mga atong mga pambansang hero, nalipatan naton. And ang mga importante ng mga tao in life, sometimes malipatan nato. And human as we are, maugid na mga kaigsunan ang tendency na mahitabo sa ato kinabuhi. But as a Christian, again and again, gina-remind kita that there are certain time in history nga dapat dili mo malimtang. Unsa man, number one, ang account sa crucifixion. Muna natabo sa itong Semana Santa ng ligad, ipang dumduman, ginumdum na ito, no? Ang iban, sayop lang kapag hinumdum. May iban man ito, nagpasan-pasan sang cross. Pagkatapos, sige ka latigo, ang gihimo niya, gibuyan niyang cross, yan katya sung bagana itong mga tao nga. Nagakulata sa iya. So, that's not the way we remember the death of the Lord Jesus Christ. Now, there are some things, my beloved brethren, sa kamatayon ni Jesus Christ, hindi na ito malintan. Number one, we never forget the cruelty when He died on the cross. Ang cruel mga kaigsunan nga experience. Number one, the cruel crown. Don't forget that. The very reason Christ died on the cross, because gihigugma ka sa Dios. Ikaw unta kag ako ang magpasan sa cross. Ikaw unta kag ako ang mapatay, kayang bayad sa atong sala, kamatayon. Pero tungod sa paghigugma sa Dios, gibiyaan niyang langit, nagdadto sa kalibutan, nagpakamatay sa cross tungod sa imo kag sa ako nga sala. Amo na ako makakita to sa cross, dapat madumdaman mo that 2000 years ago somebody nagpakamatay sa imo kay nagbayad sa imo nga sala. And sa diha nga si Kristo gipagilansang sa cross, gibutangan siya og corona nga mga tunok. What is that? He endured the cruel crown because of pag-love sa imo. How good it is sa feelings and sa aton nga pagbatsyag kung may mga tao nga nag-sacrifice sa aton, right? Pero how bad it is nga experience nga grabe ng sacrifice mo, wala niya malang na-appreciate. Yung mga tao amo sila mga manhid, no? Mga pusong bato. Nagkakapaso-paso ka nakaluto, no? Nagpisik-pisik ng mga mantika. Pagkatapos, pag humanmambal ka lang, amo na yung linutuan mo? Hindi na niliwa. Tama muna. May mga amo sila, hindi ka balo mag-appreciate, hindi ka balo malimot magpasalamat. But I tell you, this as a Christian, that should not be our attitude. Learn to appreciate. Kabalo ba ka nga ang taong malipayon? Itong mga tao kabalo magpasalamat. Pag makabalo ka magpasalamat, magsunod ang pagiging kontento. Kay kontento ka, magpasalamat ka. Kay magpasalamat ka, ang resulta sa na malipayon. Ang rason niya hindi ka malipayon, kay hindi ka kontento. Nakabakal ka na sa motor, pagkatapos naminami na, nakakita ka ang upod mo, naminami, pagkatapos niya ang motor, pares lang ka mo brand. Hindi ka nag-iisla niya ang manubila niya, hindi ka na kontento, hindi ka na malipayon. Unta, pares lang ang bukong ng taong, ang tambutso niya, namik, isa akon. Pero hindi ka malipayon. Nga ibang ganyan, wala sa motor. Naglain lang ka mo sa mirror, lain na mo kanya, hindi ka kontento. Kaya hindi ka kontento, hindi ka kabalo magpasalamat. Kaya hindi ka kabalo magpasalamat, siyempre hindi ka magmalipayon. So if you want to enjoy life, dapat kabalo ka magkontento, kabalo ka magpasalamat, kabalo ka maghinumdom sa mga butang na ginhimo para sa imo. You have to understand and to remember the cruel crown. Ang gibutang kay Jesus Christ, dapat mga precious nga mga jewels, mga gold, mga diamonds, kay He is the Lord of Lords and the King of Kings. But because of His love sa imo, gi-injure niya ang cruel nga crown. Unsa na? Rejection sa iyang pagka-Dios. Ikadua, unsa pa gyud? He injured the cruel crowd. Not only the crown, but the crowd. Hindi lang isa, the crowd. Ang crowd nagsinggit, crucify him! Ilan sang siya sa cross? Kabantay ka, kung may kontra ka gani, isa lang kontra mo, doon hindi ka na mapakali, hindi ba lang? Isa lang kontra mo, hindi pa gani kalibutan ang kontra mo, isa pa lang. Pagkatapos ang natabo sa imo, isa lang ang kontra mo, gikontra mo ng tanan, doon mo na, di ba? May mga pahitabo sa itong kinabuhi, amo na ang paglakat mo, kontra mo ang isa, may mag-good morning, mambal ka, mas labaw ka pa nga, good morning!
Good morning, ma'am. Hindi ka naka-good morning. Kami kontra ka nga isa. Hindi ko na ganit ka sa kalinaw. Isa lang kontra mo. When Jesus Christ died on the cross, hindi lang isang kontra niya. His disciples went back and walked no more with him. Ang mga disciples nagdiralagan. Si Pedro nagambal nga, Lord, kung may magdakop sa'yo mo, magdakop sa'yo mo, Lord, sa ako, gito na, Lord. Manigbas, gito, mamatay, gito ko tao. Over my dead body. O niya, pag-abot atong nagdakop kay Jesus Christ, tinood, man, yun, nitigbas Pedro. Niya, nakalikay, naigo ang talinga. Diba, mo na story, dra? Gikuha ni Jesus Christ, gibalik. Si Pedro, nagdagan. Ang kaso niya, atong time, hit and run. Pag human, nagtigbas, dagan si Pedro. Oh, na natabo niya. So, can you imagine si Jesus Christ? Damo-damo ang mga tao gitabangan niya. Damo-damo ang mga tao gisakripisyon niya. Gipalangga niya. Karon, he is standing alone. Wala. Ang mga disipulo na nagpromise-promise, wala na. Siya lang isa. And si Pedro po, nagsunod-sunod dito. Pagkakita niya, uy, di ba upod mo duwa ni Jesus? Kung Pedro, wow, kailan ay. Ikadua, ikatulog, gideny niya si Jesus Christ. Muna ingon ni Kristo, ingon niya kay Kristo ni Pedro nga, Lord, kung dakpon kanila, oh, my dead body. Hambal ni Kristo, ay na diya, Pedro. Sa di pa manok, tugao kang manok, katulo mo ko i-deny. Muna nga, pakibot mo ko na sa langit, mabawaan mo nga si Pedro na, itong ganadalag manok. Nga, ugis ang balay mo. Mga ko na. Can you imagine si Jesus Christ, he was standing alone in the cruel crowd. Manong gi-endure niya na. Pwede ang baro ni Kristo. Kamu pa'y pakamatyala ko. Kamu pa'y magkulata-kulata sa ko. Mga matay, impyerno mo, tanan. Pwede ni Kristo yung muna. Pero because of his love sa imo, sa igay mo niya, he endured the cruel crowd. Ang cruel nga crowd nga nag-crucify sa iya, iyang giantos. Amo na nga, kada unta sa amo ni nga panahon, madumduman naton, from time to time, ang pagpalangga sa Ginoo sa imo, ebidensya, he endured the cruel crowd. He endured the cruel crowd. Gipagtanggol ka sa Dios. Have you been, my beloved brethren, sa situation in life nga may ara ka hinigugma sa kinabuhi or loved ones nga gipagtanggol ka, wala ka gi-deny? May ara ko amigo nga pastor. Sini niya, iya sa iya ni nagalina kay tuod man gid ang iyang asawa perti ka guwapa. Guwapa gid ang asawa niya. Si pastor buot, no. Ang iyang asawa grabe ka guwapa. Si pastor faithful sa pag-alagad sa Ginoo. Si pastor nami magkanta. So one time, nag-drive siya ang asawa, nag-adto sa kanang daw may party. Ginambalan sa mga friends itong iyang asawa, Ma'am, ipasuro na imong driver. Ingon sa asawa niya, Hoy, hindi ko na driver. Ako nang bana. Oh, grabe ka proud si pastor. Kaya namin magiging mga kaigsuna, no? Nang hindi ka i-deny, no? Kapag adto mo sa mall, nagalagaw ka mo, ang balon ka lang dahil nga friend lang. Ako nga silingan, ako nga friend. Nung kalakalain, hindi ka mo friend, mag-asawa ka mo, i-friend ka lang niya. Dahil yung sa Facebook niya, bisan man lang unta, single yapon siya, wala siya in relationship, wala niya kagibutang relationship sa imo, di ba kalaw kalain? But when Jesus Christ died on the cross, wala niya di kauya. He stand, beloved brethren, sa mga tao, bahala, kauluya, nagtindog siya. Gi-endure niya ang crowd because of his love sa imo. Not only that, he endure the cruel cross for you. So, hindi na ito kalimtana, ha? Hindi na ito kalimtana. No, once a time, gihigugma ka sa Dios, gipalangga ka sa Dios. Amo gani na, kung may mga panahon sa kinabuhi mo, nga it seems ang kalibutan nagtalikod sa imo, hindi mo kalimtan nga ang Dios wala nagtalikod sa imo. He said, I will never leave thee, nor forsake thee. Why? It is because he never turned his back from his children. Now, ikadua, not only never forget ang cruelty sa mga tao, ikadua, never forget ang iya cry. Verse 50, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Sa diha nga namatay si Jesus Christ on the cross, he cried. What kind of cry, mga kaeksyon, nga ang iyang gihilak? Number one, a forgiving cry. When he cried on the cross, he said, Father, forgive them. Can you imagine? He cried for forgiveness. He forgive ka sa Ginoo. And when he forgive you with sincerity, kay kana nga pag-forgive, may sinceridad, kauban ang paghilak. May iban man iban yung tao, magpasahilo. Oh, pasahilo ito na ka. Okay na. Hilom na. Hilom ko na. Sagpakon na nga ron. Hilom na. Okay na. May di ba may mga umuna? May harap po ni iban mag-sorry. Oh, sorry na. Sorry na. Hipos na gani. Ay, nag-sorry na ko. Di ba may mga umuna? Pag human niya sorry, black niya kadayon.
Paguman niya, sorry, pat dyan niya ka din sa cellphone para nga mahuman ang conversation. Actually, wala lang to siya nangayo, sorry, kay sincero siya. Para lang ganyan mahuman, no? Kay may pride. No? Bisan saan nakasala, sorry na, okay na. Tingagi, huyaw ka pala. Nagsuri na gani ko. Di ba, may mga muna, do you think sincero na nga, sorry? But when Jesus Christ extended His forgiveness, He cried and said, Father, Lord, God, pasailua sila. Wala sila kabalo sa ilang gihimo. That is a cry of forgiveness. So remember, when Jesus Christ died on the cross, every time makakita ka sa cross, remind yourself that Jesus Christ hung there on the cross and He died for you with a forgiveness, a cry for forgiveness. Don't you know? Isa sa mga pinakanindot nga feelings ng tao, inang gipasaylo ka. Ang akong papa pulis, sa amon sabto, sa baryo, may nakasulod ra nga inang businessman. Ang business niya, computeran. Itong family computer, minami may mga Rambo, may mga Mario, tatang-tang. Na-addict ko dito, tag-singko ang tunga sa oras. Nga, dugin ako gauli, kumaguli ko, nang humanap, kaon, si papa na tingala siya, ingo niya, nagka-computer ka no, makita, taka nga mag-computer ka, bantay ka lang sa akon. Pulo ka bakol. Bakol niya, pagiging niya paha ka, perte ka labalaba, perte ito ka sakit-sakit. Ti, sabot na kami, sige. Ti, dugay, mga dua kasimana, wala na. Ti, abin ako, wala na. Abin ako, nalipat na siya ba? Nakahapit naman ko to sa computeran. Grabe, di parami gagawas, ginang isa dila ko ka computer. Kiti, pwede ka namin pamatsagan mo, makontrol mo. Oh, ito kayo mega panghabi. Sige, hindi ko pa time, hindi pa time. Sige, karoon lang, karoon lang. Sige, panguhit pa, pagtangan ako. Wala si Papa, galit ka kuhit sa akong talikod. Puli kami galakat ko. May arap ako mabilin nga oras. Sayang, wala pa ka 10 minutes galit to. Una-una ko ang akong nga bilin nga oras. Ang ato, mahuman ko na to. Pagkatapos, may gina problema pagid ko. Ang bakol pag-abot sa balay. Galakat kami, gina-remind siya pa niya pagid ko. Ang bakol, hamak mo na, galakat ka. Gauna-una ka nga, hindi ka mag-abot sa balay. Pati pa ito. Galakat ko, gauna-una ko. Pati gini ka sakit-sakit. Ginahimas-himas mo na daan ako. Drigina, ni matupa ka rin, drigini. Pag-abot sa balay, may bisita siya. Nigo, salamat, napurlong gamay. Dugay man nagpuli ang bisita siya. Kung hindi magpuli. Wala naging ko kakuan, wala naging ko naka-antos. Arak ko sa gawas. Sulod ko na yun. Ah, ako na nagpabaga lang ako sa namang ko. Sulod ko pa, sorry kayo nga makasala ako. Amo ni, hambas ang bisita niya. Ah, cute, no? Grabe, wow. Nice, yung mga anak, sir. Go, apag ganyan mga anak kayo daw, di ba? Ay, swerte ka, gid ka sa bata. Amo na. Sari ni Papa, sige. Napasaylo ta na ka. Wala na sang bakol. Nagawas ko nga daw, nagalutaw ako sa panganod. Pwede ka namin sa akong niyo, kitang patjak. Doon namin isinggit, I'm free! Wala na sang bakol! Wow! Ako ang pinakamalipayon nga bata sa itong panahon, sa amutong oras. Kaya nga ang akong sala na pasaylo. If you realize, my beloved brethren, na sa makasasala ni mga tao, ang iban wala lang nasapon, pero makasasala kang dako. Pero mga kaigsunan, gipasaylo ka sa Dios. Kung nadumduman mo, kag naintindihan mo, likod sa pagkamakasasala mo, gipasaylo ka sa Dios, I think ikaw ang malipayon nga tao sa kalibutan. You have no idea kung sa'yo mga sala, gihimo ni Jaw sa wala pa naluwas. Ang gipangsunog yung abalay. Napil ko, nakabayad sa do. Yung mga ipanumbag niya, mga ano po da. Pero tanan to, malipayon kay nga, ha? Gipasaylo sa Ginoo. Ako hindi na ako maghambal. Pero gipasaylo na to sa Ginoo. Ikaw, ang tao, budlay ang tawabi, matanong magin sang kawayan. No? Kung makasala ka, tamnan sang kawayan, mintras buhay ang kawayan, madumduman yung sala mo. 1973, alas 3 sa hapon, wibi sa aga. Oh, grabe, ginugay na to, madumduman niya pa. Kaya yung tao, hindi na makalimot. But when God said, I forgive you, ingon niya, and your sin and iniquities, I will remember no more. So when He died on the cross, unta, hindi lang ang mga trail, mga lagaw, mga ligo-ligo ang nadumduman ta sa panahon sa resurrection. Dumduman naton that Christ died for you and He cried for forgiveness of your sin. And as He forgive us, let us learn to forgive others also. I am telling you, when you forgive people, you are not doing it for them, you are doing it for yourself. Kaya kung kisa, sige kag dumot. Ang tao kag idumtan mo, nami ang tulog, ikaw, no? Hindi ka katulog, kaya gabalos ka. Gahulat ka mag-alas 12, kaya nakaprepare ka ng manika, dagom kag mga kandila, no? Kag mga orasyon. Kaya mahiwit ka nang gid. Gusto nung mahiwitan. Hindi ka katulog, kaya mabalos ka. Ang tao ang nakasala sa imo, nami, blooming, ikaw iya, losyang. Hay nga ah,
ikaw na nasad-an, ikaw pang na-alkansi, ikaw pa hindi katulog, kag ikaw pa ga ot-ot sa kasing-kasing mo, because bitterness, listen to this, when you